o que el Espíritu Santo o que en todo usará. Hola, con tu mar, sa, lindo, tu sacayo, na, pangotana. Salamat. Todo, salamat sa tubag, atong mga tayong singkon. So, mo ito'y tubag na iksoon, nga na ang basihan sa Biblia. Okay, ito na din, ito ka. Kay, mo ito man mo tulog ka persona, but sa sabot, sa usang persona, natin nga lang. Kay, iskot mo sa person mo good. Basta nyo iskot sa atin na persona, natin nga lang, di ba? Ang pagkakaan na ito, usang nga lang ba? Anak, sa mahanap sa ay ang tingnan sa anak, ang tingnan sa mahal, ang tingnan sa Espiritu. So, ulo ko sa nindot nga pangutana, tagan sa datog, matulungan ng nindot nga tubag. Anarang gili nindot at ito. Bita salamat nga panig sa ulam sa imong tulokibon nga pangutana. Kontinuon nga doon ay tulok, tumalaglahin nga persona, sa usa ka Diyos. Kay persona wala, doon na din ang ngalan, taksa-taksa. Okay, pasabto sa kanak ko sa pulong persona. Usa na'y pulong persona, person. Sabi niya sa'yo na, usa ka pagkamao o abiing nga doon na siya sa labutan o kabubutong gawas. Abiing, that is an intellect and free will. Muna'y person. Okay? Muna'y persona ha? Ang persona, doon na'y sa labutan, doon na'y kabubutong gawas. Panalitan, ang God the Father, doon na siya sa labutan, wala. Na siya ay free will, na. Ang anak, na pa sa labutan, na pa free will, na. Ang Espiritu Santo, maurag hapon. Ang tao, ako, person ako, matawag mo tag-person. Na ako sa labutan, na. Na ako ay free will, na. Pero ang kumagutan na, Diyos ko, hindi, tao ko. Diyos sila, malaglahe na persona. Doon ay salabutan, doon ay kabubot, free will. Mabuta na, naabon na sila ngalan. O na yung ngalan o'y, nasa Exodus 3:14, ang ngalan sa amahan siyo eh. Mateo 1:23, ang ngalan sa anak, Jesus. Ang Espiritu Santo, Paraklitos, na sa Juan 14:26. O na ako'y gustong tubag. So, mo'to'y tubag, mo'to'y mga pangalan na naisgutan na kaniya, base yapon sa Biblia. Right? Ano ba? Okay na. So, atago na ito, palakpakan na ito, tuwing saan, nga nang utang na karon, o niya, atago na ito. Ang Espiritu Paraklitos. Paraklitos. Nasa Juan 14:26. Paraklitos. O niya, diya siya. Oh, saya. Sabihin niya sa'yo ang Biblia, hindi mo basa niya. Ang pulong paraklitos. No? Pero ang mga theologians, ang mga protestante, nakita na ito nga doon ay muna ilang niyamit ng pangalan paraklitos. O niya, ganang tulo, ihimo ng usa, niya, usa na sila sa pagka-Diyos. Unang Juan 5:17. Doon ay tulo, nga witness dito sa langit, ang amahan, ang anak, o ang Espiritu Santo, o kining tulo, usara. Usa man sila pag-usa, usa dihas pagka-Diyos. Ang pulong Trinity, gikan na sa panggitan gayong theologian sa simbahan niya si Tertuliano. Siya mo inigamit sa pulong matawag na to, Trinity. Nga i-adapt sa itong mga kaigsunan, no? Galing ka ng kapila na ito kaminuto ng itubag ni Brad Roger kaganiha. Pero kanang pagtuon Trinity, duha ka tuong dyan ng tunan ng Trinity. Pero duha ka minuto ng tubag. Baka na ito na ito ang sili ng Roger Calito. So na sa Biblia. No? Lamat yung Brad, na dawata ang among palipay, 2 kilong bugas. May nalang ning, daw na kayo mauli. Ang pagturon na niya doon sa kay Malungag pag-abos balay, no? Pasang na verse, ha? Unang Juan 5:7. Dari ang pangutan na, Dre? Gideon's Bible na. Gideon's Bible. Unang Juan 1 John 5:7. Ibang mabasa niya. Yes?
Kenapa pamutan na, sis? Kari, sis? Para atong maglaro ang pamutan. Paila lang, muna ang sa'yo, tinuha niyo. Katoliko, Mansura. May hapon sa tanan. Ako dahil si Jose Barilosa. Unsa rin pasabot ang inyayasyon na sa iba ko sa proof. So, kanang tulong Indre mo iyang pangutana ka na bang nasa kuhan ba? Nasa Ibabosa Cruz, Deponi, Ilocos Norte, Region 1, no? So, ato ang iatag ni Ninong Roger Galiso, ang meaning na. Salamat kayo sa ato isuon nga ng utana. Sige lang, nindot kaya po nga. Tamayo po ng Katoliko mga utana kayo. Alang-alang. Nagwamang gay perfect na to po, no? So ako sa pagitaon tong dia sa Juan, kung wa po masayo, Juan 19, kato ba ang gisulat dito sa ibabaw sa cross? Ha? Ibabaw sa cross? 19 kayo siguro to ba? Kung wa po masayo? Oo. Oh. Ah, ano yan? Juan 19, 20 Musugan na ito sa 20. Daglan sa mga Udiyo, nakabasa sa baong pahibalo. Kay ang dapit din dito sa Jesus, ilansan sa cross, hadool raman sa siyudad. O kinigisulat man sa mga pinulungan nga Hebreo, Latin o Kristiyano. O ang mga pulong punoang saserdote sa mga Hudiyo, maingon kang Pilato, ang isulat mo dili ang hari sa mga Hudiyo, kung dili kining tawhana nagaingon ako mao ang hari sa mga Hudiyo. Si Pilato mitubag, ang gisulat ko na. Kung sa gibutaw dito sa cross ni Jesus sa ibabaw, Indri. Sabi ni saya, Jesus, hari sa mga Hudiyo. Kanang Indre, dili na binisaya. Kanang, gaya alphabet niya, sana. Inisyal lang ba? Dili na binisaya. Kanang ay ana sa Latin o Grigo, huwag ko masaya, Jesus. Jesus, una, ang ina na, Nazarenum, meaning Nazareth, Nazareth noon. Dayon Rex, uso na Indre man, no? Rex, kanang Rex, hari. Dayon ay na po, Yudaro. Sa Huda, hari, ahari sa mga Hudiyo. Indre, no? Jesus, Nazareno, Rex, Yudaro. So, dili na binisaya ang Indre. Okay? Pero sa binisaya na, Jesus, hari sa mga Hudiyo. Dahil salamat sa pamatana. So, salamat kayo sa pangutana. O salamat yung tubag. So, dili din na Bisaya. Doon ay meaning kaya na, no? Doon ay meaning na sa pinulungan na gagamit sa panahon sa itong Ginoo. Doon ay Griko, doon ay Latin, o lain pang pinulungan. So, salamat kayo sa pangutana. Wala ay laing pangutana. Okay. Ah, doon ay pangutana ito yung son. Doon ay brad. Kadoon brad. Para atong paminaw ni mong pangutana niya, palihong na lang sa at paila sa pangalan o tinukuhan. Kung sa maning adlaw nga ipapahulay kung Sabat, Domingo ba ni o Sabado? At ang siguro katagal sa si Juan mo, Brad. Brazing, hali Brazing. Para makatubag po si Brazing ang atong kaupang gikas tugas. Kung sa maning, kung sa maning adlaw nga ipapahulay sa mga Kristiyano, e mo ni ang nindot kaysa nga tubagod ni Brazing kami nade. Brazing, atong ihatag ang panahon. Mayong hapon sa tanan. Pangutana, unsa ang adlaw nga ipapakulay. Ang itong pangutana, asa mo na,
sa mga Katoliko o sa mga Hudiyo o sa mga Muslim. So gituhuan nga mga balaan kaadlaw sa mga Muslim human ang Friday. O diya, gituhuan po nga adlaw ng pamahulay sa mga Hudiyo, wala eh mo ang adlaw nga Sabado. Pero gituhuan nga adlaw nga alang sa mga Katoliko, mogyod ang Domingo. O, masamay tumugtuyo. At o, ganyan to, nag-usa sa sinaguga ang mga Kristiyanos o ang mga Hudiyo. O diya, naitabog yun, ano na yung mga panagbangi, tungkol kay lain-lain man ang mga tinuhuan, lain-lain ang mga pagtulunan. Muna nga nagka-desisyon ng simbahan nga imalihin ang sang kinagitawag na itong silimlidan gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. So, ang Domingo muna giisip sa simbahan Katoliko nga mo ang adlaw nga balaan. No? Dili lang ipapahulay ng tawag sa Lord's Day. Masa mo na Lord's Day, adlaw sa Ginoo. Mahinugot pala siya alang sa itong Ginoong Kristo. Tungkol kay Matod pa ni San Pablo, dahil kung wa pa daw kung umabanhaw si Kristo, kawang lamang ang pagtuo nato, no? So, buto sa buhot ka, kitagaanong dako kay importansya ang pagkabanhaw sa itong Ginoo. Umaw na nagawa, Domingo na. Umangyod sa kasaulugan sa mga Hudiyo, kaya ang pagpahulay nila, dito na rin nabanhaw ang itong Ginoo sa unang sasayo, sa unang adlaw sa simana. Na nababasa sa Marcos Kapitulo 16-19. So nabanhaw nito ang Ginoo. Muna ay nangatlaw isa unog sa tibong simbahan Katoliko na ang adlaw sa Ginoo mo ang balaang adlaw sa tanang mga Katoliko. Muna kita mga Katoliko, atong gihandom, atong gisamtang ang mga Hudiyo sa ang ilang tumugtuyo ng anong isa unog na adlaw sa Sabado, tungkol muna ang itawag lang Independence Day. O wala na mabasa nyo sa Deuteronomy. Isisay. Muna nga, anong adlaw sa distrikto kay sila? Sa ato pong simbahan, istrikto pupunta kayo. Pero, wala tayong mapatay yung tao. No? Wala tayong mapatay yung tao. Kaya grabe kay istrikto ang sa unang panahon. Iya sa mga Hudiyo, iya o muna nga, tanan nga mga lungagunon. Wala yung maglungag sa Sabado. Agtok yun mo maglungag sa Birnes. Na, grabe kaya na. Kaya kung magtrabaho mo, maglungag mo sa adlaw sa Sabado, hisakpan mo, patuon niyo mo. Ang ito'n mamatay. Doon na sa numeros nga doon ay usap ka babae nga nanguha taon ng sugnot, nasakpan sa Hudiyo, gibato hangtod na matay. Nagrabi kagingig ang mga Hudiyo sa ilang implementasyon, may tungkol sa ilang adlaw ng ikpapahulay. Pero ka na itong mga Katoliko, at sila nindot kayo. Gibalaan na ito ng adlawa, gawas nun kita, nga magsaulog, uban sa Ginoo nila ng adlawa. Provided nga, kinahin ko nun tayo ng bulhaton, kinahin lang nga unahon nila itong Ginoo. Anong ba Biblia? Nasa Matthew 5, versikulo 33. Seek ye first the kingdom of God and the race, sabihan ito tayo. Manang, kung nun tayo mga trabaho sa Domingo, kinahin lang nga unahon nila itong Ginoo. Stricto man itong simbahan. Naunahan ninyo, ha? Kung makalapas na sa adlaw sa Ginoo, masama na itong paglapas. Sa dili na itong pag-apil sa Santos na Misa, niya ng adlaw, kay Lord's Day mo na. Iyaham lang adlaw. Dili mo na ito ha. Kung nakinahan lang kikita, buduol ka itong ganiya. Kung niya ng adlaw, atong ipakyas ang atong buluhaton alang ganiya, nakahimo tap itawag o glitzin. Unless, mahimo lang na siya nga balido kung huwag takasimba tungkol kayo nag-alagang nagmasakiton o kita mismo masakiton. Pero kung ang atong pag-absent sa simbahan, tungod lang kayo, nag-picnic na, tungod kayo, gatrabaho na, karatana, hindi ko na imbalido. Hindi ko na balido. No? Imbalid ko na siya ng rason. Muna nga, sa adlong Domingo, tanang mga Katoliko, nakasala kita o grave sin. Kung atong yun ang ipadayon, ang dili na itong pagsimba sa matang Domingo, muhangtod ka na, muhangtod ka na ganito sa kitawag na itong mortal sin. Muna nang mortal sin, patay na ang atong galan. Muna bisang-usaw na itong ampo sa Ginoo, wala ginumamati ang sa kapatay. Bisang-usaw na itong pagsimba, hindi na mong pikto, ka lang ipagkaon sa ito, ako naman kay patay na mata. Muna, ganun sa mabalik ka na ito, ang mong grasya, na pwede na mga magalawat, pwede na mag-ampo, yes, Ginoo, kung mudawat ang sa sakramento nga gitawag na itong sacrament of confession. Kaya magkikuli ta, kaya gitawag sa sacrament of reconciliation, na din kita magkikuli ka ito sa Ginoo, ibalik sa Ginoo ang atong kinabuhi, dahil diyan na punta
dungdung sa Ginoo, diyan na po na makaambit na na, grasya sa Ginoo nga mo ang Santos ng Eucharistia. Bro, okay na ba? Thank you, dali, panuha. Uli, panuha. Oh, dali, panuha. Ikaw, kung panuha siya. Good afternoon. Ako'y pangutana. Ako si Juliet Sumampong. Ako'y pangutana, Sir Brad. Nandang namin ubang reliyon na si Mama Mary nawala man sa Bible. Atong klaroon mong pangutana, Sister, ha? Wala mo na mawala si Juliet. Naroon mo na si Mama Mary sa balang kasulatan. Tungkol kayo naman. Di ba po na may munang balang kasulatan na ito kung wala po si Mama Mary? Kaya matod pa sa Lucas Kapitulo 24, versetong 45, ang tibuok kasulatan, naghisgot mga tungod ka Kristo. Na kung si Kristo wala matao, naunay gisgotan. Ya, kada tao ito ginawa si Kristo, pinagi ni Virgin Maria, munang naagyon ang papel ni Virgin Maria sa ito ang balang kasulatan. Ang pagkutahan na karoon si Sir, nanong nawala mali sa ubang mga tinuhuan, kana ba ang mga pagkabag ni Sir? Ngano di ba siya nabagisgot o mamamiri sa balang kasulatan? Ngano ka ha? Amin niyo magsoon, ingari na siya. Doon na may gisgotan sa balang kasulatan na human mapukan ang tao di agikan sa grasya. Human mapukan pinagi ni Adan o ni Eva, doon ay gihimo na kasabutan ng Diyos. Tali sa bitin. O kaniya, kina niyang bitin din. Kasi mga wadaya, dili o si Balintin yung gisgutan na, katong bitin nga nasa panasulatan, din, ikaw o ang babae, magdinumtanay ang imong kaliwat o ang iyang kaliwat, magdinumtanay. Kunya, ka ng babae, gisgutan niya, dili ba na si Eva? Nga naman, kasi si Eva, dili na ba imong magdumot niya, wakay man, sabi na ba sa kayawa, kaya napungka na ba sa kasala, papat na sa kayawa. Ika man ang laing babae na gisgutan, na dunay, usaka kaliwat nga rin mo'y pupusa sa ulo sa bitin. Isa man ang babayana, wala lain mawang atong mahal ninaan si Virgin Maria. Oo. Nga dunay anak na pupusa sa ulo sa bitin. And he shall crush thy head. O isa man ang he, mawag na itong Ginoo. O kana siya, usaka na siya kabindi anak sa mawang babae. Kaliwat sa mong babae. Muna nga, tanang nga kaliwat sa babae, mahimog yung magdinumtanay sa kaliwat sa bitin. Munang ang tanang kaliwat sa bitin, makigbatok yun di Virgen Maria. Nakaroon kailan na tanang o kinsa na sila. Tatong ginaganahan, wisgot o Virgen Maria, ang rasto nila bro, okay naman yun di Virgen Maria. Di lang na ito simbahon. Wala man ito magsimba na ingon nga Diyos. Atong inipayin ang atong pagsimba ha. Si Virgen Maria, mga ikson, dili na siya Diyos sa atong simbahan Katoliko. Kaya may klaro ha? Kaya nga itong pagsimba, kaya nga pag-ampo na ito, at ubangan ka niya, dili na siya lateria. Kung sa mga tokpong lateria, doon na may tulog at kahulugan, tulog na bahing sa pag-ampo. Kaya nga itawag na itong lateria, o kaya nga itawag na itong hyperdulia, kaya nga itawag na itong photodulia, o kaya nga itawag na itong obdulia. Kung sa mga silang dulia, at doon naglaro na, so, kanang dunia, muna kita huwag na itong veneration. O kanang kita huwag na itong puto dunia, muna kita huwag na itong first veneration. O kanang kita huwag na itong hyper dunia, muna yung pinakataas na pagtahod. O, the highest veneration. O kanang lateria, adoration, dili na para ng kibisang-kinsa, kundi alang lang yun na sa Diyos. Ha? Klaro na ito, ha? O kanang kita huwag na itong hyper dunia, muna yung pinakataas na itong pagtahod tungkol kay ang atong mahal na inahan Virgen Maria, inahan sa Diyos. Pero hindi na mo'y nakapabalaan kanya, nakapasantos kanya, na mo'y nakapailang kanya, matupad sa itong Ginoo. Unsa may nakapahimong bulahan sa itong mahal inahan, kanang iyang pagpamati o ang iyang pagsunod sa kabutuon sa Ginoo. Muna'y nakapabulahan niya, o mayon siya, sugod ka nun, ang tanang kaliwan. Magtawag ka na ako o bulahan. Isa may din mo tawag o bulahan, muna'y kaliwat sa bitin. Katong nagtanan na nagtawag ng Birhin Maria o bulahan, manas Biblia mo na, na nasa Lucas Kapitulo 1, versetong 28,
na kinahanglan ang tanan magtawag kaniya og bulahan. Oh, kaya unang nagtawag sa nang bulahan niya, wala lain mo sa Santa Elizabeth. Pero tanahon na ito, wapya ko na kabalo sa Santa Elizabeth na si Belen Maria na nangpon. Nga naman, kaway mananap na siyang panahon. No? So, pag-abot yun ni Belen Maria sa niyang biduo siya na ito kang Santa Elizabeth, si Santa Elizabeth na puno sa Espiritu Santo o mituaw din siya. Dato ba, katong iya pagtuaw na bulahan ka sa mga babae na tanong, oh, bulahan ang ibang kisabat, dato din ito, gika niya. It was inspired by the Holy Spirit. Muna, gitsaki siya, siya mo yung unang din itong anak, bulahan ka sa mga babae na tanong, oh, bulahan sa ang ibang kisabat. So, dato ba, bulahan ng Espiritu Maria, muna ang katong nasinglos, siya ang kabulahan. Katong nagsilos, ganit yung magkakunta sa katong lingot. Walang mangdaot na lang na sila. Nawa mo kila, anak, kaliwot mo kisabitin. Nato pala ang sulatan sa Pinadaya, Kapitulo 12. Magsang ka ang kaliwot sa bitin, huwag ang kaliwot sa babae. Yung kanang kaliwot sa babae, kanang babae yung mismo. Huwag mo na itong mahanginan. Ilang taong kong nga, tara daw kuno, mawagun na ang simbahan. Nawa mo na ang simbahan. Dabari simbahan nga magpurong-purong huwag doon si Kapitulon. Wala mo na. Dabari simbahan nga mga anak. Wala. Kaya ang babae na gisgutan niya sa Pinadayag Dusi, huwag gina ang atong mahal gina ang Diyos Maria. Na din siya, bikayag na sa langit. Sis, kuwari mo sis? Nagkabag ba yung pagkutana? Wala. Sarawa, praise the Lord. Kung sumun ka ron, mag-apot na sa kanil ni Mama Mary, ha? Kung saan itong pagpalagdayag ito ganiya, pinaagig yun sa pag-ampo sa Santo Rosario. Na naman, kaya niya sa itong pag-ampo sa Santo Rosario, atong kapasilunggan ang atong Ginoong sa Kristo. Pinaagi ka niya. Tarawan niyo, ha? Inan niyo siya. Kung naagin si Mama Mary, kung sa'yo magpatabutan na, naagin si Mama Mary, dunay mupusa sa ulo sa bitin. Kung kita ang pusa na ni Ana, oo. Kung sa'yo sa gaspil itong biyagi, iyon nga, nakita ko si Satanas ngayon kung saan di ka sa langit. Oo, katagaan mo ka mong gahong. Dapat punok sa mga yawa, sa mga bitin. Wala, isa mo nakita ka agahong, muna ang kaliwat sa babae. O kita sa, kung nasa mga mili, kita mahimo tanga, mupusa sa ulo sa bitin. Punta mo ng ulo sa bitin, muna ang mga tentasyon. Muna kinahan lang kita, o, mama mili, tatong ginaboy, muna din nakabalog, usay maayong, usay dutan. Di na nakabalog, usay itong ginaptan. Wala na tayo kung ahan at panulong. Kaya tungod ka, wak na tayo inahan na mag-iya ka na to ng mga itong mahal na Virgin Maria. Amen? Madang kanus asya na himong itong inahan, habi niyo make sure, nasa palang sulat na na. Nababasa niyo sa Ebanghelyo sa Juan, Kapitulo 19, versetong 26. Samtang nagdupa siya dito sa cross, bigo siya babae, ang imong anak. Anak, ang imong inahan. Kung sa ibot pasabotan ng make sure, nga gipiyan ni Birhen, nga gipiyan ni itong Ginoong Kristo, nga si Birhen Maria, mahimong atong inahan. Bot pa sa mga na, kung gihigugma, gigirot sa paghigugma ni Kristo ang iyang inahan, mukoy atong himuon na ito kang Birhen Maria. Amen? Amen. Kaya Diyos, unya, kaya nga naman, giingnan niya iyang mahang inahan, babae ang imong anak. Kung sa'yo pa sa mga na, kung giyon sa pagmahal ni Birhen Maria ang atong Ginoong Kristo, mupunay niya buhaton sa literato. Munang nakatagamtam siya, nindot kanyang pagigugma, pagmahal, gikan ni Birhen Maria, munang iyang gihatag si Birhen Maria, itugyan, ipiyan din ka na to, aron mahimo sa tang balaan na tumusunod ka ito kanya. Amen? Munang importante, guys, maumiri sa itong pagtuo. Munang huwag ni Birhen Maria, bisog kayo na, ano man, wala'y magkagiya kung kinsa ng tinuod na Ginoong. Masis, ginawag ko na nakatabang ito pagbibuhan sa Lord. Bueno, salamat kayo sa malamon nga tubag sa Mexicoon. Nga si Brad Jing Caminade, may tungod sa Tumatanas tong sister, may tungod sa Kang Berhen Maria. Namunit, kamaturan sa itong simbahan. Gani, doon ay pahinomdom si San Juan. Nato sa mga wang, mahigugma ni Maria. Matod pa ni San Juan sa unang Juan 5:1, ang nahigugma sa anak, inahanglan mahigugma usab sa nanganak. Punta sa bot, kung nahigugma ka sa anak, inahanglan usab, nahigugma ka sa nanganak.
na hindi ako dominawan ko na inugma kasi mga asawa pero kontra mo sa mga kanan. No, di ba yan tayo dominawan. Pagkasabota na, o na inugma ta ni Jesus, musing kita, yes Lord. Ngayon dag, pagdain kang Jesus, o na di tagay walang may inugma ni Santa Maria na mo iyang inahat, ngayon San Juan, inugdumi ang mahigugma sa anak nga si Jesus, inaanglan mahigugma usab sa nanganak. Wala din sa may nakatumba na na, nahigugma sa anak, nahigugma sa nanganak. Wala eh, ang simbahang katoliko. Busa pagpaka na to, ang gasya sa Diyos na nahimot ang sakot din ang bahong simbahan. So, doon na pa ay pangutana, mga kalibog niya. Sa itong mga iksoon, katong mga mangutana niya, katoliko o dili katoliko, pwede saan niya mangutana. Si sister, painala ses. May hapon sa tanan nung ako si Mary Jane. Mangutana na ko ba ako, katoliko yung ko sa una. Ako ang part niya is Juan Born Again. Nakuha mong gusto ko ay nakabasa mo, kasabasa mong gusto ng Bible. Maglalis gani ni kay, nabutang mong gusto sa Biblia na bawal ang mga ribulto. Kay dumtan lagi sa Ginoo mo ito nga kay kuan mong gugo ka ng dahil sa Katolik no din ang pagkuan kami dili gyud sa una makabasa og Bible kay ultimo gani kanang mga verse dili gyud ni kabalo kun ang ako ang pangutana ngano man gyud nga naa may ribulto nga gibawal man asya mabasa man gyud sa Bible kana lang pala no pero ang born again siya pa karon des ah naglibog na siya wala to say na simi na libog na siya, wala nga ay magkalibog at agan to tubag sa ito yung zone si Brad Steve ni Herda gikan sa parokya sa Tukuran nga bago lang nagfiesta tatang na ito ni Brad Steve nga nung naay larawan o ribulto sa mga santos ang Katoliko nga nung naay larawan sa itong Ginoo ginili pagkana sa Biblia atong paminahon ang iyang bugnaw nga tingin. Salamat kayo, Patsin. Salamat kayo sa nindot niya sa Tana Season. Gano'n ba yun nga na may revolto ang Katoliko? Nga naman mabasa sa Biblia ng gidilig. Ginoon ba na nga gidilig sa Eksodo Kapitulo 20, versikulo 3, Santos 4. Ginoon ba na? Huwag natin sa kumpaga na. Pero, sabi pa na ako sa balon, gano'n po ka nga, gano'n naman po istuha mo ay lumitol kanunay sa tuwang pinanggang pastor nga namay sumpay ang lain na kapitulo. Nga ang sumpay o tubag sa mong kurudana narapot sa mga libro. O sa may mabasa na to sa Biblia. Kapitulo 25, versikulo 18, hangtod sa 22. Matod pa sa balaang kadulatan, isoon, muna ito mabasa. Aron nga, 25, 18, hangtod sa 28. Ano yan? Ya tubag sa ibang lindot kayo pagkana. Sa isik ito mo isang tabon sa sundanan, paghimog duha kakirubin na sinalusal ng bulawan. O sa guno, maghimog o duha kakirubin sa sinalusal ng bulawan. Ang pagkana kining kirubin na sinalusal sa bulawan, dili ba ni gibuhat? Gibuhat. O niya, ang gigamit, bulawan. Dayon, sa disnudi, huwag sa isang katumoy na inihimua ang doon ng krumin na may naunay ngayon sa tabun. Inanglan nga ang mga krumin magpukhat silang mga pako. Aron palapandungan sa ilang pako ang tabun. Mag at bangay sila nga magtanaw sa tabon o isulod sa sundanan ang duha kapapan na batong tabunan sa sundanan. Makikita ako kaninyo dito
sa tunga-tunga at sa doa kakirubin nga naa sa ibaba ang sudanan. Yata ko kanimo ang tanan ko mga sugo alang sa katawahan sa Jerusalem o Israel. Ang punto sa tagsulat ni Soon, kinsaway nagsugo ng maghimo o larawan sa kirubin. Sumawag ang kirubin, ang hila o dili na ito makita ang anghel kay Espiritu magawa sa Diyos na may magkakita niya. Mga ang pagtana nga nung naaman kay kirubin o larawan ang mga katuliko tungod kay gatuman may sa sugo. Ha? Isoko sa Biblia nga magbuhat o larawan sa kirubin. Ang sumada sa kwinta mo ni ang mga protestante iso kay gatuman sa sugo na dili magbatun og larawan tungod kay naa sa Exodo 20 versikulo 3 hangtod 5 nga gidili ang pagbuhat og larawan. O ang Katoliko wa pud naghimo ana. Kun atong iagi og checking, correct ang protestante, correct pud ang Katoliko. Di wa man naghimo. Ang pagtana pag-ingon sa Ginoo magbuhat ka larawan sa kirubin sa tiunay gayos, bulawan pa. Ang pangutana, ang protestante, wapon naghimo. Pero ang katoliko, naghimo ba? Ang pangutana, kinsa may nakatuman sa sugo sa Diyos. Ay, kung hindi nga maingon ka, ang protestante, nga klaro mo kayo, nawaan sila na. Muna ito nga, muna ang basihan nga no, nga ang Katoliko, nagpasag ang larawan sa mga balaan. Tungod kay ang kasugo balaan. Nasa sa Living Bible Paraphrase, kaya naging Bible Paraphrase mo, no? Nasa Hebreo 12:23. Sa Bibliyang Protestante. Nagingon dito, doon na may altar, doon na may cross, diin si Kristo isakripisyo. Pagkutana, kada Katoliko na ay larawan sa na'y altar, ang siba na'y altar, o na'y cross, o kada ingon diin si Kristo na isakripisyo, mauto si Kristo nilang sa siklus at umasaw. Kaya rin dito may mong kapitulo ba versikulo na way. Ano siya ta sa Hebreo 9 versikulo 5, 4-5. Ah, 5 na lang ta. Paminaw yung son, yun na rin. Above the golden case, where the statues of angel gold that the guardian of God's glory, their wings stretched out over the arch golden cover called the mercy seat. Sabi na siya pa, dito na kuno sa ibabaw sa tabon o katong sa arka, nandito ang istatwa sa mga anihin na tawag o kirubin. Ngayon, pwede yan nang itawag o the guardians of God's glory. Maya sa Diyos. So sa ito pa, kung itong isumada sa akong ubus kayong pamalando, nga kanyang larawan na kay nagpadayan sa maya sa Diyos. Kung wala'y larawan sa balaan, wala himaya sa Diyos na napadayan. Kaya larawan, nabalaan, nagpasabot man, nga tunay ipadayan ng himaya. Huwag himaya ang Diyos pinagi sa larawan sa mga balaan. At ang padayo, nga, pasayo pa ito, pasayalo ah. Hebreo kapitulo 13, versikulo 10. Ato basa, parang ini kapitulo 4, versikulo 9.
No? Yeah. We have an altar, the cross, where Christ was sacrificed. Siapa pak dunia altar, dunia cross, dia si Kristo di sacrificio, gilang siya sa cross. Oh iya, yang maka Biblia nga komisyon, ini Biblia nga, dia pun katoliko ang Biblia. Dia ni Wisra, ada mga isoon nga, Protestante dia pun. Sa Ezekiel, kapitulo 41, sama to si Ezekiel, makita na Ezekiel kay muli na rin ang utana. Ano eh? Kani yung Biblia ha, mayroon kay ang utor, siya rin po yung naglumanubad ba? Kung yung upad rin ba, nindot kayo. Ayan, ingat siya rin. Sa Ezekiel sa 41, versikulo 19, mari ato makita wa basa ito. Dayo siya nga, so that the face of man was toward the palm tree on the one side. Katupan na tubang. And the face of a young lion toward the palm tree on the other side. It was made through all the house around about. Tato pa, ang libot sa templo, doon ay mga larawan. Doon ay larawan sa kao niya pagpa, o doon ay pilarawan niya ng atubangay. Sa iyang footnote, ingon si Nagiskot Mat of Face of a Man, kinsa mga itong noong sa tao nga nakita. Ang iyang explanation ito, di ba ni katulik ko nga ba ipunin ko siya? So that the face of a man was toward a palm tree on the one side, refers to God becoming man. Katulik now, ha? Yan ang atubang sa palm tree, palma nga kahoy, not representar referato sa Diyos na nahimong tawo. At ang utana, kining Diyos na nahimong tawo, kinsamani. At ang gapin pa tayo ng iyang komentaryo. Leon siya, the man, Christ, Jesus. So takbo kayo sa Hebreo kapitulo 13, versikulo 10. Na doon ay cross, doon ay altar. Iyan ang ipahimugatan. O niya, ingon siya, in order to redeem man and lift the curse. Aron, sa ato pa, aron sa pagluwas, ha, gikan sa tunglo, kaya tinunglo mga nalibita is cross. Pero si Kristo, tungo sa iyong balato, dahil mo siya tinulo, tungo sa ito mga sa, pero ang epekto sa iyong pagkatinulo, kita mo'y nakabinefisyo sa kita ba nag-angkor sa loka. So, isoon, or po ni ang simple o yano na kong tumag sa iyong nindot kayo ng pangutana, nagpabot ni kung doon na kayo paluhan. But then, bueno, salamat kayo, Brother Steve, sa mga tubag. So, klaro nga ang pagbaton di ay o larawan sa Katoliko na ay nasulat sa Biblia. Dili, tanang larawan, dili, doon ay gitugot, no? O niya, ang atong gihimo sa larawan, no, ang pagrespeto. Nalitan doon yung mga politiko na tumanaga, no? O saan mga tapagailan nila kung may mga larawan na atong buktan? Diba, mga Facebook na ito karoon, na naman tayo profile picture. Saan mo yung pag-ilay, labi na gipotulag kahit pwede nang gupuhan ko baha kayo, hindi na di mo mailhan. O, muna doon lang yun, larawan. Mayroon Diyos na hindi maghimo o larawan sa mga Diyos-Diyos. What was about, ang larawan sa Diyos, pwede ra. Basta hindi lang larawan sa Diyos.
Dios niya, wag malas ka simbahan Katoliko, sige ni Brad Steve ganyan, wag yun. Wag yung Dios Dios niya, Trinitas Maria. Di ba na Dios Dios, kuyuman, ang Biblia kas ultiman, Roma 16, versikulo 6. Mayroon din. Roma 16, versikulo 6. Atong basahon ang nasulat sa Balaang Kasulatan, Yukbui si Maria, niya sa makadaghan nagputlay diha kaninyo. Naalas Biblia, Roma 16, Yukbui si Maria, niya nagputlay kaninyo. O saan ba ito pagyukbo kung huwag larawan? Saan ito pagyukbo kung huwag larawan? Na ilarawan, naroon pa kayukbo ta? Diba? Mauna nga ang pagbato ng larawan, naa sa Biblia. Dili na sa Biblia nga Latin Vulgate Bible, Latina Vulgata na yung yukbui si Maria, kaya nagbudlay siya. O niya karoon kay yukbuan man sa Katoliko si Maria, doon na pag yung larawan, nalipay ang Diyos kag yukbuan ang mga larawan sa iyong mga santos. No? Kaya salamat sa inyong lindot niya ang kapangutana na manginahot ang makatabang nini mo magtimbang-timbang kung mabalik baka simbahan Katoliko, o magpabilin kaya ni atong simbahan nga mo'y nagdalas kalibog sa imong panguna-una. So, karon, wala na yung mga pangutana. Welcome Japan sa mga pangutana. Alang sa mga ikso na to niya, mga drivers na to niya, at mga dunay pangutana, pwede siya mong pangutana, no? Dere, para atagal itong tsansa nga makapangutana. At ang atagal dugang tsansa sa pagpasabot sa si Brad, Sin, pahigot, mahitungod Japon sa itong isgutan ka lang, okay? Actually, ang pagbatong nugla, ang pagkutan yung sisno nga, nga nung nga Katoliko doon ay larawan. Ano, no? So, nga nung nga Katoliko doon naman tayong mga larawan. Isugo, wala sa Biblia, wala. Ang itong Ginoong Kristo, wala na siya magsugo. Pero wala po yun ito'y mabasa nga ng dilis mo siya. Pero kung magkuha talang ka niya, hindi na sumpat. Nga naman, kinamnas pala ko sulatan ko na sa Colossus 3:17, bisag unsa ang inyong buhaton sa ngalan sa kong Ginoo, buhata uban sa pagpasalamat sa Diyos na mahal. Sato ba bisag unsa? Pero mga tanong ka, masuko ba ang Diyos kung maghimo ta og larawan anak sa itong Ginoong Kristo? Ikaw siyong huna-huna siya, masuko o dili? Ha? Dili! Nga naman, kaysa may tumawag tuyo, kanunay tayo larawan, aron handomon kanunay. Sa itong simbahan doon na tayo larawan sa itong Ginoo, dili na ingon nga Diyos. Usa ka na sa gitawag og sacramentals. But pasubot na handumanan, alang sa tanan ng mga balaan. Labaw na ganda sa itong Ginoo. Dahil mga tanong, karos aman masuko ang Ginoo. Kung maghimot ang larawan, nga dili alang kanila. Sa panalitansis, mga tanong ako nimo, ibon yung banano. Okay bro, mga tanong ako si mga tawa bro. Kung panalitansis, bakit ani mo sa pitaka si itong bana, dili na imo ang picture kundi sa iyan X. Ha? O sa'yo makita po sis? Deklarar yun o Second World War. Di ba? Nga naman, kayo mong sulabi ang ibuhang, o naman, ang imong pangabubho. Naras Biblia na, ang atong Diyos abubuhan. Kung imong ilisdan siya. Nga karon, talaga yung imong larawan niya. Kung makita nimo ang larawan nimo sa iyang pitaka, o sa'yo mong batiyon, malipay. Sure ka? Yan daw may karantipan ikaw mo'y ginaladala ang imo namang larawan. Okay, ready ka? Natural, ganun man. Kaya ka na imong larawan, nagrepresenta naman na sa imo. Di ba? Oo. Oh. Ganun sa ama sa puwang Diyos, kung maghimo tag larawan, nga dili iya. Oo. Oh. Kung magatumbag ka, magsimba ta, at upang nga larawan, nga dili iya, siyempre masuko, yun na. Maupo na, si sister. Oo. Oh. Pariwa naman na. Kaya kini nga itong pagbati, iya mo na si Ginoo. Di ba? Oo. Oh. Kita sumusunod naman kaya, liwat po punta niya, kaya gihimo mata niya, sama sa iyang gagway o kinaiya. Mala kung abubuhang siya, mangungbubuhang sa ta. Ikaw bro, ikaw na bro kung makutanon. Kung pananglitan bro, makitaan mo si sister na nagalok-halok sa imong larawan o sa imong batiyon. Ha? Malipay ka? Oh, ina na pala Ginoo. Kung makita sa Ginoo na nagalok-halok na siya picture, nakasiguro siya nga pants na niya.
Pero kung ako'y marahulukan, naong ni Manny Pacquiao. Na, labaw mag yung kinumbo, sige daw ka na, kaysa kang Pacquiao. Di ba? Inanag na, muna kita huwag na itong idolatry. Kung dili na ang iyang dagway, kung dili na siya, way atong isimba. Mala kung doon na kinarawan, sa imong bana, nagpasabot nga, mahal ni mo siya. Kung doon na kinarawan, sige daw, nagpasabot nga, fans ka niya. Muna kung ganun na ikaw pinadala sa larawan, sige daw, muna yung ebidensya na ikaw iya ka. Amen? Yes. Okay, so muna namin ginugan mo. Bueno, salamat kayo. Pagbaka na ito sa Brazing sa Claro Cayasas niya pagpasabot. Ikuangyot, ilunto yung pagkayo ba ang may tumulog sa larawan para masaptan Diyos itong mga iksoon. Hindi lang sa nangutana, lakit itong mga dunay pagduda di ang katuligo ng anong dunay larawan. No? So, dakulik ay ikatabang ang larawan. So, ganun. Welcome na po ang mga pangutana. Mitas doon na po tayo oras. Alas 4.30. Isa ka pangutana. Ang pagpangurus, asa mabasa sa Bible? Ato yata yung iguan eh, Brad, Juan, Brad, Rotsam. Kaya mangurus, mga katoliko, doon ay ginagmay, doon ay pagiging dinagko. No? Asa man yung Biblia? So, ato na yung hatagan sa pagtagad, o nasa sa Biblia ang pagbatoon o ang pagpangurus na abas Biblia. Brad, Rotsam, naroon niya. Salamat kay bro Ken, no? Indot nga pangutan na sa atong binangga nito, no? Nga naman yung katoliko nga mangurot man ta, no? Diya sa atong pagdawat sa sakramento sa bunyag, naadya ang pag-imakpagwa, no? Di-timaan ka ba? Di-dagaan ka timaan ba sa simbahan nga ang ipangurot diya, ang cross diya, one man. Kining pagluwas na to, diya sa bunyag at umadawat ang kining Trinity, no? Sa ngalan sa mahal sa anak o sa Espiritu Santo. Yan na ang Biblia, no? Kaya ang pagpangurus, maman siya ang kining naman na sa 1 Corinto kapitulo. Sa sulat ni San Pablo, no? Sa Corinto. Matod pa ni San Pablo na sa 1 Corinto kapitulo 1 versikulo 18 at umasahin, no? Naalis Biblia ang krus na katong mga tao na nagpasipala sa krus wagi kaluwasan. O kining krus sa atong Ginoong Hesus Kristo mauni siya ay gahong sa Diyos, no? At umasahin ang suwat ni San Pablo sa 1 Corinto kapitulo 1 versikulo 18. Basahon. Kaya ang mensahe maitungod sa kamatayon ni Kristo dito sa cross binuan apan alam natong alam ni atong mga dalaglag apan alam natong giluwas gahom kini sa Dios. So klaro nga naas Biblia, no? Na ang cross di ay alam ni atong linuwas usa kini ka gahom sa Dios. So kita nga Katoliko sa atong pagpangurus na ato na atong na himaya, no? Ato man sa pag-ampo sad na atong himaya ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. So mo atong nindot nga mubo nga tubag sa imong pangutana, brad. Salamat. Bueno, salamat kayo, brad. Aron sa may tungod sa pagpangurus na dahil sa Biblia. Kaya ang pagpangurus dahong sa Dios. Walang dunay manguros mo. Waging hilgit nga lugar manguros. Kaya nahadlok na dahil ang pagpangurus man, gahong sa Diyos. Ngayon pa na, kay doon na bitaw, hitabo nga si San Juan nga apostol itong Ginoo, nagsangyaw siya na itong mga dili katoliko. Paghumani ang sangyaw, paghumani ang pamahayag, itagaan sa tubig. O niya, giuhaw mga isa kay init man ang panahon. Sa niyang hatagan sa tubig, nang muros niya, aya niya ginom ang tubig. Sus! Pagunit niya sa baso, napuat pa ng baso niya, may gawas ang bitin. Kaya ang tubig di ay, doon ay hilo. Kung nagkumusunod mo sa katedral, na ay haligi niya sa katedral, na isimba ninyo, doon ay haligi niya, na doon ay baso, ang doon ay nigawas ng bitin. Kahit pagtimaan na, niya gihiloan si San Juan, pero wa magkadulot o giprotektahan sa Diyos pinagi sa
pagpangurus. Ano man, mingon mo siya sa ngalan, sa mahal, sa anak, o sa Espiritu Santo. Mama na ang gisugos ng Ginoo, Mateo 28:19-20. Amahan, anak, o Espiritu Santo. Una sa Biblia. Dunay palaab si Brazing. Sige. Kanya ka mga dunay pangutana pa niya. Ianda mo yung pangutana niya para ato ang matagang stubag mientras doon na pa tayo parahon. Hello, mga isoon. Bro, ang iyong pangutana, ganong katuloy ko mag-uros. Una po ito ang pangutana, atong tubagon, unsa ng pang-uros? No? Unsa ng pang-uros? Anong pang-uros, muna yung timaan sa cross. Kayong yung timaan, symbol na siya, sign. Bot mo sa bot, doon ay kahulugan. Oh. O kanang cross, ang kahulugan nila, atong ibasa sa atong iksong kaganiya, na matupa sa 1 Corinto 1:18, na ang mensahe may tungod sa kamatayon ni Kristo dito sa cross, binuang sa mga tao na wala maluwas, apan ka na itong nanuwas, gahong kini sa Diyos. Kasi ba't pasabot na na? Itong kamatayon ni Kristo, mo ito'y gitimaanan anang cross. Oh. Kung mag-isgut kayo kamatayon sa itong Ginoo, kung may nuyo siya kamatayon, mo ang dako kayong nagkukma sa Diyos alang ka na ito. Muna sa panahon ka mungurus na, sa galang samahan, sa anak, sa Espiritu Santo, anak, usa ka na katibaan sa kamatayon sa itong Ginoo, ganyan luyo sa iyang kamatayon, mo ang iyang nagkukma ka na ito. Bano, bro? Oo. E gano'n ha? Usa'y po't pasabot anang cross, alang ka na ito, kay tibaan mo na. Ang tibaan na, mo nga, sikig sa katong buot mo pasan sa nulwili. Ang magdubili sa pagpasan sa iyang cross, dili angay kanako. Na namabasan mo sa Mateo, Kapitulo 16, versikulo 26. Oh. Dili ta angay, ano, 25. Dili ta angay sa itong Ginoo, kung dili ta mupasan sa cross. Munang doon na tayo simaan, but pasabot na na kita andam ta mupasan sa cross. Sama kaniya. Munang doon na tayo cross. Muna sa balang kasulatan sa iyo ni San Pablo, ngayon sa Galacia 6:14, alam ka na ko, nagpasigarbo ako sa krus Jesus, kahit patay na ang kalibutan, alam ka na ko, ako patay na alam sa kalibutan. Bukod pa sa buta na nga, kung magpasigarbo ta, dakoon gamay yun. Ikaw bro, kung magpasigarbo ta, dakoon gamay yun. Dakoon. Kaya nagpasigarbo ko, lalang magpasigarbo ng gamatay tayo. Di ginamay na, di ba? So, dakoon yun na to, sa ngalan, sa mahaan, kanang hustog yun. Unya unta man atong litokon. Kay timaan naman na, kinang litokon aron mahimo siya ang usa ka pag-apo. Gitawag na sa atong simbahan, the shortest prayer of the church is the sign of the cross. Buta sa buta na, ang pinakabubo na pag-apo sa simbahan mo ang timaan sa cross sa ngalan sa mahal. Kanang pangyuni mo sa ngalan sa mahal sa anak o sa Espiritu Santo na namabasa niyo sa Roma Kapitulo 10 versikulo 13, ang nagsangpit sa ngalan sa Diyos maluwas. Sa ito, paggalan mo sa ngalan sa mahan, sa anak sa Espiritu Santo, pag-ampo ka na, sa iyong pagsangpit sa Diyos, manuwas ka, magkabatoon kang kaluwasan. Manakong magdumili ka sa cross, kung sa iyo sa katong Ginoo, Marcos Kapitulo 8, versikulo 38, kung sa iyo niya, ah, sa kisa katong, alay ha, kung gikaulaw ako ninyo, kung ang akong pagtulunan, atubangan sa mga tao, ikaulaw sa mo, atubangan sa, atubangan sa akong amahan. Magpasama na, kung ikaulaw niya ang pagtulunan niya, siya o kami ang pagtulunan, kung ikaulaw ko ninyo tubangan sa mga tao, ang akong pagtulunan, ako ang akong pagtulunan, ikaulaw ko sa kamo at tubangan sa mga santos banaan sa akong namahan. Sa ito pa, kung magdumili at paggawas sa sign of the cross, atong ikaulaw si Kristo, atong gisalikway si Kristo, kaya ka na pagtulunan na sa simbahan mo na. O, pato ka sa itong Ginoo, ang nabating ka ninyo, nabating ka na ko, o ang inyong gitugot din sa yuta, gitugot ko sa langit. Muna kay gisunod sa simbahan, naa sa simbahan, ginalan atong gawatan ko. Muna yung pagtulunan sa itong Ginoo. Muna katuway mga cross, tanaw ha, ipuno numutan ng mga tao. Dayan, pangman, kilati. Joke na lang. Di ba tanawa ang mga Katoliko? Pangurus na yun. Ano man? Kasayang mong dekos mo na? Kung sa'yo buhantong sa tanawa ang mga reliyon na dili Katoliko? Wala. Timaan mo na bro. Butos mo timaan. Kinani na. Kung nuna kay baka si Muktukaran, imong butangan si mong inisya, ABC.
bisa pag-ahara pa dulo, bisa mag-gobot pa ng Afrika, maka-claim dia pong kaibuhan na, kaya ibuhan mo lang, ngalan, doon na may acronym, ngalan, tibaan, ibuhan na. Pero kung way ba, imong baka na sumutukaran, way tibaan mo, ang bakangkon ganili, hindi ka magangkon, huwag kayo tibaan, di ba? Tingnan na lang, sada, sarang sign of the cross, tibaan na natong mga Katoliko. Huwag nakita na ni Constantine, kaya sa wapa na, magpahigayin ang kubat na itong gagawin sa Bensyo, nakita niyo sa langit, ang usa ka na kong krus, hayag kayo, doon yung nakasulat in hoax at duvinces, by design you can care. Nakainugdob siya nga, uy, timaan mo na si Kristiyanos. Siya, pagano siya na panahuna. Mulang iyang isundok, tanan ang mga sakop niya, ang mga espada, istrit kaya na, butangan na niya bar. Aron krus, sinigtanaw din mo. Tanan niya ang tabing, unay krus. Tanan niya ang aptang krus. Tanan kapa, krus. Nay krus. Bisan galing ilang bangkaw, doon ay krus. Tanang flag na krus. Gubat sila agin si Hanbensio. Una ha? Ang risyo niya, 1:3. Usak na sundalo ni Constantine, tulog ang sundalo ni Mahensio. Pero napildi si Mahensio, tungod sa daon sa Ginoo. Kung dito na kumbinter si Constantino, nakita niya ang gahong sa Diyos. Munang sa sign of the cross, munang gigasa sa Ginoo ng pag-ampo, huwag mga mag-iyo nga sa ngalan ni Portura, sa ngalan ni Aquino, ni Indrili, o ni Ramos, huwag man, sa ngalan sa Mahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo, by the authority of the Father, the authority of the Son, and the authority of the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit. Muna siya, ang imong gilipog niya sa pag-ampo. Munang gamhanan ang mga pag-ampuha. Munang dili na, hamay-hamay bro. Muna kinalan kita ang mga Katoliko, kinalan magbaton po tao, masama na, magbaton kita pagtahot sa panahon nga, mag-sign of the cross na, tilitok kinatog sa ngalan, sa mahan, sa anak, sa Espiritu Santo, arong mahimong kinikusat ang pag-ampo. Tanag yun, pero kung anaon na ito, muratag matikiro, pareha na magbatanon ka roon nga, masunog simbahan, yung nagbatoy kayo, masunog karinderia, masunog mga restaurant, masunog mga mall, na mangurus na pwedeng nabatoy, ang tanguhan na, tanak mo yung sakong sa iyo. Wala na sila magsangyaw. Kung kita tinunod na ito sa kanan sa bahan sa anak sa Espiritu Santo, nagsangyaw ta na. Kaya katong mga dilikatuliko, magutana sa noon sa maka. Nag-ampo ko. Pero katong mga katuliko, nakita ni mo, mahinumdum sila ka doon sa laikatungda na doon sa obligasyon diya sa pag-ampo binagi sa sign of the cross. Marang, sign of the cross. Tibaan na nato. Nakita, nagsunod kang Kristo, nagpasaan uban ni Kristo, nagkaambit sa grasya, sa gugma ni Kristo, hinagi sa kabatayan, tungod sa tibaan sa cross nga itong gini mo. Salamat bro, o dagan salamat. Ilang tunta nga nakatabang niyo. Bueno, salamat kayo sa maalamon niya tumang sa nindo itong matulungan ang iyong pangutana sa itong iksoon. Itong itong mga kaiksoonan na ito diha, madulay mga kalibog o mga pangutana pa. Welcome magapon ang atong lamisa alang sa inyong pangutana karong hapuna, no? At ang jawab, itong mga dunay pangutana katoliko, ubisan mga dili katoliko nga basin o di mo katulog kung yung gabi iba kay daghan yung mong pangutana nga gustong ipangutana o niya wa ninyong mapangutana sa itong public application. So, karon ang panahon ni atong nato ni Brad Steve, ano si Brad Steve? Para siya mo ay mo diskurso, at tapos pikas lawa. Tapos pigas lawa. Doon na ba tayo oras? Alas 4:50 na, no? Atong oras. So, nato mga kaibsuna na ito diha nga pwede sad nga matawag na ito o makasunod mo sa itong social media. Pwede sad makasunod mo sa itong mga ipaigayon nga pagtuon diha sa YouTube. Pwede sad diha sa Facebook. Research lang ninyo ang Catholic Faith Defender Diocese of Pagadian. And then yes, sa YouTube, naghanas sa itong mga makuha ng pagtulunan niya. Pwede niyo pangitaon ang YouTube channel ni Father Darwin Vigiano, ang Punto por Punto. Pwede sa ninyo niya, malili niyo niya mga videos at mga pangutana na makalibog ninyo. O pwede sa panampalataya at tutuhiran ni Brad Wendell Talibong. Pwede sa Mr. Curious Catholic, pwede sa itong magatanaw niya, Mr. Curious Catholic, pwede mo magatanaw sa diya o mga videos
o guban sa mga channel sa mga iton yung mga dipensor Katoliko. So, ni panahon na, datay na ito ni Greg Steve ang gutang panahon. Mientras, naguna-una pa itong mga iton, silang mga pangutana, nag-formulate pa silang una-una. Atong yatag balit si Greg Steve, alam sa iyo mga pagtulungan niya yatag na ito. Baing hapon, ganitong kanan. Baing hapon sa ito mga...